Lurieta Navarro, Juanito Navarro, Louis Navarro, Marcelina Molina, Antonio Sivero Carmen, Faustino Lagumbay, Rucopio Pilan, Maria P. Añas, Miguel Gemma, Elmer Ignacia, Juanito Leodigario Sr., Benita Geraldo, Dongdong Angelito, Pedro Anastasia, Jerry Boy Abion, Maria Lazaro Sr., Marite Salvador, Martina Epifanio, Adrian Primitiva, Laureano Sr., Bob Lorenzo, Lorna Lauro Relusa, Federico Apolinaria, Maan Salvador, Visitacion Lolito, Opelita Sosimo, Lucrecia Quirino, Veronica Donata, Martin Sr., Hermina Francisco, Maria, Policronio Leandro, Aderito, Prospero, Eulalia, Chupisto, Pit Alejo, Leonarda, Leopoldo Alejandro, Francisco Juan, Panita Pantano, Monique Pagala, Dominador Cuela, Rose Ann Bautista, Felisa Manrique, Claro Manrique, Marta Deliso, Lidia Lacson, Pedro Lacson Jr., Avelino Mosot, Silveria Mosot, Filoteya Mosot, Samuel, Shaira Felix, Ernesto, Norma Molina, Agustina Calaron, Virgilio Celestino, Catalino, Pedro, Tomasito, Lourdes, Ana, Loren, Carlos Moreno, Felicidad Moreno, Sherilyn Moreno, Roberto, Isidro, Senior, Fausto, Claudio, Victor Pasita, Carlito, Apolonia, Yotikla, Concesa, Crisanto, Lodovico Rampola, Enriquita Rampola, Alejandra Rampola, Lilia Lodica, Baby Roque de Guzman, Rasebet Bonyog, Domingo Bonyog, Ermita Timaan, Maria Tumapon, Perfecto Tumapon, Wilfredo Baena, Angelita Baena, Albert Garigay, Ruby Garigay, Maximina Danlas, Alberto Bernardo, Eleuteria Vineta, Benjamin Toria, Mayor Shirley Carlito Calista, Vilma Felipe, Maria Paquito Pedro, Gaudencio Adoracion Edgar, Domingo P. Nelson, Amado Aurelio Sofio Rogelio Pantina Marieta Marquez, Tranquilina Rufo, Gloria Purita de Villa, Fresca Dominador Felix Senior and Junior, and Teresa Blanco, Christine Matibag, Gonzalo Nieves Teodoro, Ebora, Valeriana Javier, Evita Javier, Maria Marasigan, Roberto Mirasol, Excelan, Excelaine de la Rosa, Joseph and Jose de la Rosa, Ponciano Bienvenida, Antonio Corazon Jesus, Margelito Flores Senior, Barry Washington, at para sa lahat ng mga kaluluwa, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon pong araw na ito ay inaalaala natin ang lahat ng ating pong mga mahal sa buhay na yumauna. Ipanalangin natin na nawa ay makamtan nila ang buhay na walang hanggan. Makasama ang ating Ama sa langit at kalugdan ang kanilang haluluwa. At upang tayo po ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga nagawang pagkakasala at humingi tayo sa Diyos ng pagpapatawad at awa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan upang sa pagpapahayag ng aming pananampalataya sa anak mong nabuhay mula sa pangapatay, ang aming pag-asang manabik sa pagkabuhay ng mga lingkod mo ay tumibay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan. Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang pahina. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit, ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarusahan. Ngunit, ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok, tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Ang mga nagtitiis
pagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan. Ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama Niya sa Kanyang pag-ibig. Sapagkat Siya ay mabuti at maawain sa Kanyang mga hinira. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Mabuti ang Panginoon, Siya'y mahabaging Diyos. Tunay Siyang mahabagin at mapaghinuhon. Ang Poon ang nag-iingat sa wala nang sumaklulo. Nung ako ay manganib, iniligtas niya ako. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupi. Bagamat ako'y takot, masabi ko rin minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Masakit sa kalooban ng Poon kung may papanaw. Kahit ito ay isa, labis Siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Yamang ako'y iniligtas, pinalinga at tinubos. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma. Mga kapatid, hindi ba niyo nalalaman na tayong lahat ay nabinyagan kay Kristo Jesus, ay nabinyagan sa Kanyang kamatayan. Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama Niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama. Tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit, tayo'y naniniwala mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayo kasama Niya. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo mo ang lahat. Sabi ni Jesus sa mga tao, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kaniyang kalooban,
Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga binigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Padre. At sa lahat po ng mga nakikiisa sa ating pong banal na pagdiriwang sa kani-kanila pong mga tahanan, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Dalawa lamang po ang gusto kong pagpunan natin ng pansin. Una po ay ang katagang pag-alaala. At ang pangalawa po ay ang katagang paalaala. Unahin po natin ang katagang pag-alaala. Ngayon pong araw na ito ay inaalaala natin ang ating pong mga mahal sa buhay. Ngayong araw na ito ay binibigyan natin ng paggalang ang ating pong mga mahal sa buhay na yumaon na. Kaya nga, ang tawag natin ay undas. Na ang ibig sabihin po ay paggalang sa mga yumaon. Pero po, sa salitang kanto, ang ibig sabihin daw po ng salitang undas ay unang natodas. Pero mga kapatid, sa pag-alaala natin sa ating pong mga kapatid na yumao, ano po ba dapat ang ginagawa natin? Una, tigit sa lahat, inaalaala natin sila sa pamamagitan ng ating pong mga panalangin. Kaya nga, obligado din tayo na sumingiba kapag November 2. Pero malinis ay kakaunti po ang pumupunta sa simbahan para sumimba. Pinagbawalan na po tayo ng IATF na pumunta sa mga sementeryo. Pinakamaganda sana kung sa simbahan tayo pumunta at magdasal para sa mga kapatid natin na nahinlay na. Subalit iilan lamang po ang pumupunta sa simbahan. Pero mga kapatid, ito po ay napakahalaga. Napakahalaga na ipagdasal natin ang ating pong mga kapatid na yumao. Pwede po natin sabihin, malapit na po sila sa Diyos. Sila na lamang magdasal para sa kanilang sarili. Sa totoo lamang po, ang mga kaluluwa ay hindi makakapagdasal para sa kanilang sarili. Ang inaasahan ng ating pong mga kapatid na yumao ay ang mga panalangin ng kanilang mga mahal sa buhay na naiwan dito sa mundong ibabaw. At napakahalaga po ng panalangin ito dahil po ang ating kaluluwa ay dumadaan po sa purgatorio. Doon po nililinis ang ating pong mga kasalanan. At isa po sa panlinis sa ating pong mga kasalanan sa ating kaluluwa ay walang iba kundi ang panalangin. Kaya nga, sa pag-alaala natin sa ating pong mga kapatid na yumao, ipagdasal natin sila. Kaya nga, gumagawa ng paraan ang ating pong parokya, ang simbahan, na lahat ng mga kaluluwa na mahal natin sa buhay
ay inilinis na natin sinusulat sa sobre para po ipagdasal. Kaya sana ipagpatuloy po natin ang gawain ito. Ipagdasal natin ang ating mga kapatid na yumao. Pangalawa po, paano natin inaalaala ang ating pong mga kapatid na yumao? Sabi po sa isang English proverb, "Death leaves us heartaches that nobody can heal, but death leaves us memories that nobody can steal." Inaalaala po natin ang ating pong mga kapatid na yumao sa kung paano tayo minahal, sa kung paano silang nabuhay dito sa mundong ibabaw. At malimit po ang nagiging dahilan upang alalahanin natin sila ay kung paano tayo minahal. Yan po ang tatak at yan po ang maaaring legacy na iniiwan po ng ating mga kapatid na yumao. Malimit din po ba kapag merong namatay, ang laging pumapasok sa ating pong isipan ay yung pamana. At kapag pinag-uusapan po ang pamana, ang pumapasok sa ating pong isipan ay ang material na mga bagay. Ang malaking halaga ng pera sa bangko, ang malawak na lupain. Pero mga kapatid, hindi ito ang pinakamahalaga na nagiging legacy ng isang tao kapag siya ay namatay. Ang pinakamagandang pinamamana ng ating mga kapatid na yumao ay kung walang iba kung paano silang nagmahal. At ito po yung mga alaala, ito po yung mga memories na hindi mananakaw sa bawat isa sa atin. Kaya nga, ngayong araw na ito, sa pag-alaala natin sa ating pong mga kapatid na yumao, balikan din natin kung paano tayong minahal, kung paano silang namuhay. At ito po ay magiging mabuting halimbawa o magandang halimbawa sa bawat isa sa atin upang ang kanilang alaala, ang kanilang legacy ay mananatili sa bawat isa sa atin. Panalangin at alaala. Ganito natin ginugunita ang araw na ito. Ang walang humpay na panalangin para sa paglaya ng kaluluwa ng ating pong mga kapatid na yumao. At inaalaala natin sila sa kung paano tayo minahal. Pag-alaala. Pangalawa po ay paalaala. Ang kamatayan po ay hindi po natin pwedeng takasan. Ang kamatayan, ito po ay dumadating at dadating sa ating pong buhay. Kaya nga, sa pag-alaala natin sa ating pong mga kapatid na yumao, kasabay nito ay ang paalaala sa bawat isa sa atin, na tayo po ay lilinsan din sa mundong ibabaw na ito. Subalit malimit, ang kamatayan ay nagiging dahilan ng ating pong pagkatakot. Ayaw upang mamatay. Pero mga kapatid, di po ba sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo ni San Juan, "Mauuna ako sa inyo at ipaghahanda kayo ng matitirhan. At kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko." May langit na inilalaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang kamatayan po ay hindi katapusan ng lahat. Subalit, ang katapusan ng lahat ay walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang araw na ito ay isang paalaala sa bawat isa sa atin. Mamamatay tayong lahat. Pero, ang kamatayan ay hindi ang wakas ng lahat. Dahil sa kabila ng kamatayan ay may buhay na walang hanggan na naghihintay sa bawat isa sa atin. Subalit hindi po madali na makamtan ang buhay na walang hanggan.
Kinakailangan po nating paghandaan at kinakailangan naghahanda tayo para po sa ating kamatayan upang makamta natin ang buhay na walang hanggan. Ang ganda po ng sinabi ni Stephen Covey, always begin with the end in mind. Kinakailangan po, kapag sinisimulan natin ang isang bagay, naroon na sa ating isipan kung ano ang ibubunga nito. At ganoon din po sa ating pong kamatayan. Kinakailangan pinaghahandaan natin ang ating pong sariling kamatayan upang tayo po ay magamit ng buhay na walang hanggan. At gusto ko po gamitin ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Paano nga po ba natin paghandaan ang ating pong buhay na walang hanggan? Paano po ba natin paghandaan ang ating pong sariling kamatayan? Ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ano po bang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo nung sinabi niya, ako ang daan? Well, mga kapatid, ang gusto lamang ng ating Panginoong Hesukristo ay magiging halimbawa natin ang ating Panginoong Hesukristo sa daan ng kabanalan. At paano po ba ginawa ng ating Panginoong Hesukristo upang magiging banal ang bawat isa sa atin? Sa pamamagitan ng kanya pong pagsasakripisyo. Opo, isinakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang buong sarili. At ang pagsasakripisyo ito ng ating Panginoong Hesukristo ay nagbunga ng kabanalan ng bawat isa sa atin. Ganun pala, kapag tayo po ay natutong magsakripisyo, kapag tayo ay nagsasakripisyo para sa ating pong kapwa, ang bunga nito ay walang iba kundi ang ating pong sariling kabanalan. At maaaring ito po ay magiging dahilan din ng kabanalan ng ating pong kapwa. Kaya nga, sana tayo, ang bawat isa sa atin, huwag sana mawagi sa ating pong isipan na magtiis. Harapin ang hirap sa ating pong buhay. Dahil ito pala ay magiging daan ng ating pong kabanalan. Daan na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ako ang katotohanan. Ano po ang ibig sabihin ng ating pong Panginoong Hesukristo? Noong ang ating Panginoong Hesukristo ay nabubuhay, alam niya ang ginagawa ng mga pariseo, ng mga eskriba, ng mga matatanda ng bayan. Anong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Binangga niya ang paniniwala ng mga pariseo, mga eskriba at matatanda ng bayan. Hindi natakot ang ating Panginoong Hesukristo na sabihin sa kanila kung ano ang kanilang mga pagkakamali. Kaya nga, anong sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa kanila? Mga mapagpaimbabaw, mga ipokrito. Dahil pakitang tao lamang ang kanilang mga ginagawa. Hindi sila totoong sumasamba sa Diyos. Bakit ginawa ito ng ating Panginoong Hesukristo? Dahil ang gusto niya ay mamuhay sila sa katotohanan. Dahil ang katotohanan ito ang isang magpapalaya sa kanila upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Di po ba karanasan natin ng mga tao kapag tayo po ay nagsisinungaling? Di po ba ang nararamdaman natin ay takot? Takot na mabunyag ang ating pong kasinungalingan para tayong kinukulong ng ating pong pagsisinungaling at hindi tayo nagiging malaya. Naroon ang takot sa ating pong puso. Kaya nga, ang hamon sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, mamuhay tayo sa katotohanan. Dahil ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Wala yung takot, wala yung pangamba, kundi magiging magaan ang ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Wala tayong kinatatakutan, hindi tayo nagtatago, hindi natin kinukulong ang ating pong sarili. Kaya nga,
Tamang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, bilang paghahanda natin sa buhay na walang hanggan, mamuhay tayo sa katotohanan. Dalang katotohanan ang sa magpapalaya ng ating kaluluwa na magkamit, upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang pangatlo ay walang iba kundi ako ang buhay. Paano po binigyan ng ating Panginoong Hesukristo ng buhay ang simbahan? Sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod. Di po ba 30 taon noon ang edad ng ating pong Panginoong Hesukristo nung nagsimula po siya sa kanyang public ministry? Pumupunta siya sa iba't ibang nayon upang paglingkuran ang mga taong nangangailangan. Ang dami-dami pong ginamot ang ating Panginoong Hesukristo na may sakit at sila po ay gumaling. Ang mga bulag ay minulat ng ating Panginoong Hesukristo ang kanilang mga mata. Marami po ang nagugutom sa salita ng Diyos at binusog ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ang mga pilay ay nakalakad. Sa paglilingkod ng ating Panginoong Hesukristo, binigyan niya ng buhay at naging buhay ang mga tao. Ito din ang hamon sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ang magbigay buhay sa ating pong kapwa sa pamamagitan ng paglilingkod, ng totoong paglilingkod. Kanina po, habang ako po ay nakahiga at nakikinig sa misa po ni Father Joseph, bago matapos ang misa, kinanta ang Hirang sa Diyos. Ang nakaantig sa aking pong puso ay ang linyang, kung hindi ako magmamahal, sino ako? Kapag nagmahal tayo sa ating pong kapwa, at dalisay ang pagmamahal na ito, lahat ay kakayanin natin, lahat ay gagawin natin para mabigyan ng buhay at kagalakan ang ating pong kapwa. At ito po ang gusto ng Diyos. Oo nga. Sino nga ba tayo kung hindi tayo nagmamahal? Nilikha tayo ng Diyos dahil sa labis niyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Nag-uumapaw ang pagmamahal ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. At dahil po dito, nilikha ang bawat isa sa atin. Kaya nga tayo, bilang mga kawangis ng Diyos, dapat marunong tayong magmahal, matuto tayong magmahal. Kung hindi tayo marunong magmahal, sino tayo? Mga kapatid, ito po ang hamon sa bawat isa sa atin. Totoo na may buhay na walang hanggan. At ito po ang sinasaad sa atin ng ating pong ebanghelyo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Dahil ito ang misyon ng ating pong Panginoong Hesukristo na makapiling tayo ng Ama. At ito po ang gusto ng Ama para sa bawat isa sa atin. Ang titipunin tayo upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Kaya nga, sa pag-alaala natin sa ating pong mga kapatid na yumaok, kasabay nito ang paalaala sa bawat isa sa atin. Paalaala na tayo po ay lilisan sa mundong ibabaw na ito. At meron pong buhay na walang hanggan na naghihintay sa bawat isa sa atin. Anong klaseng paghahanda ang gagawin natin upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan? Gamitin lagi at itatak natin sa ating pong isipan at sa ating pong puso ang kataga ng ating Panginoong Hesukristo. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay po natin ipahayag ang ating pong pananampalataya. Sumasampalataya po sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa
sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan ka sa lalangin ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpapasakit ni Ponso Pilato, pinako sa krus na matay ni Hindi, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao, nang may itong araw ng buhay ng mga umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paralito at uhukong sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katulad, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, hindi. Sumasampalatayo sa kasamahan ng mga banal. Taglayang pananampalatayang ito, tulungan natin ng ating mga panalangin ang lahat ng namayapa, lalo na ang mga nangangailangan ng mga ito. Sa bawat kahilingan ang itutugon po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway hindi kailanman malimutan sa lupa, ang simbahang naghihintay para sa kaluwalhatiang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong natatakot harapin ang kamatayan, naway makatagpo ng pag-asa kay Kristong muling nabuhay at sa Kanyang nagpapalinis na pagpapatawad, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway maglubag ang kalooban sa kanilang pananalangin para sa kaluluwa ng kanilang minamahal, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang habag na nahayag sa purgatorio, naway magpatibay sa ating pagtitiwala kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kaluluwa ng mga hindi nakakikilala kay Kristo, noong sila ay nabubuhay pa, naway pagkalooban ang liwanag at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng buhay, inihahabili namin sa iyo, pangangalaga, ang mga kaluluwa ng mga naghihintay na mga bahagi ng maluwalhating muling pagkabuhay ng iyong anak, ang aming manunubos na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating sa pakinabangan at sa buong sambalinan ng banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay iyong kalugdan upang ang mga pumanaw ay mayakyat sa kaluwalhatian sa piling ng iyong anak. Nakaugnay namin ngayon dahil sa kanyang pakikisamang matangkat.
bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Ipinaas natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ipinasya niya ang kusang mamatay upang sa sandali ng aming paghanap, sinuman sa amin ay huwag mawalay sa iyong pagbukop at pagmamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinagsalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyo, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, ginawa kaniya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa amin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalit sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Itinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at ugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahan din natin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig dahil sana ng aming Santo Papa si Francis, si Francisco na aming obispo. Sinuli na kanyang katulong na obispo at ang kanyang kaparehan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mapumanaw.
Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pakitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kay isa ni San Jose na kanyang esposo, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga panan, ni San Jose Marelo, ni San Antonio ng Padua, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang na wanan pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoon, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpang sa walang hanggan. Sama-sama nating idulog sa ating Amang nasa langit ang lahat ng mga kaluluwa sa panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesus Christ. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Christ. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Christ, sinabi mo sa iyong mga puso, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Sungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Mga kapatid, ito po si Kristo ang Kordero ng Diyos. Siya ang nagalit sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo lahat na kanyang inaanyayahan. Panginoon, hindi ako paratang dapat na magpatuloy sa inyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Aking Jesus, nananalig ako ito ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandali ito, ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais sa ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako ay mawalan sa iyo. Amen. Puraso enterata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at sumisipil ng maraming buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas sa mga lunas at paraan para ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingat sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Ipinatas namin ang mga magdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang kumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Jose Marelo, ipanalangin mo kami. San Antonio de Padua, ipanalangin mo kami. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan, ang piging ng anak mong inihain at muling nabuhay, ang kinamtaniyang kapatawaran ng mga kasalanan, ay tamasahin nawa ng iyong mga lingkod mong, nawa ng mga lingkod mong pumanaw, na umaasang ikaw ay makakapiling kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo at sama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kaya po ay gagawin natin ang pagbabasbas ng lahat ng mga kaluluwa na inyo pong inilista sa mga sobre ng mga yumao nating mahal sa buhay. Kung sino pa po ang merong mga sobre dyan, ay pakihulog na po sa bak. Maraming salamat po. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ng panuntulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama amin. Abang Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming pangasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pong mga banal na sa ating pong banal na pagdiriwang at igay ko pong pinasasalamatan ang lahat po ng mga naglingkod sa altar, ang ating pong commentator, ang ating pong mga Morelos Altar Knights, ang ating pong mga lay ministers, ang mga lectors po natin, ang ating pong choir, ang mga ushers po natin, ang ating pong SOCOM, lahat-lahat po, maraming salamat. At pinasasalamatan ko din po ang lahat ng mga kasamahan ko pong pari dito po sa ating parokya, si Father Philip OSJ, ang ating pong, ang aming pong rector, si Father Ariel Celeste OSJ, si Brother Ariel Reyes OSJ, si Father Joseph Fortaleza OSJ, Sir Reverend Roy Matibago SJ. Maraming salamat po. Palakpakan po natin sila. At sa inyo pong lahat na nakikita sa ating pong mga sa ating pong banal na pagdiriwang at sa mga nakikita sa kanila pong tahanan, maraming salamat po. At maraming salamat po pala sa ating pong kwan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayo sa kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.